Mula sa pagkabata, mayroon ng diferensya sa mata si Joven Jay Dela Cruz. Ngayon, 15 years old na siya. Mayroon pa siyang mga ibang problema. Ang batang ito ay mayroong autism, autistic, at nagkakaroon ng epilepsy. Paano inaharap ng pamilya ni Joven Jay ang ganitong kalagayan niya? Gaano ba kasakit na makita ng mga magulang na naghihirap ang kanyang anak? Panoorin natin ang kwento ni Joven Jay Dela Cruz. Dito sa tahanan ng mga Dela Cruz, naabutan namin ang 15 taong gulang na si Joven Jay. Si Joven Jay mayroong espesyal na mga pangangailangan. Mula nang isilang ang bata, nakita na siya ng kanyang mga magulang na kakaiba ang kanyang kilos at meron siyang diferensya sa mata. Nung pinanganak ko po si Joven, meron na siyang congenital myopia. Since 6 months old po siya, nagsalamin na po siya. Tapos po, nung mga 4 years old siya, kakaiba po yung mga ikinikilos niya, delay lahat, salita. Kaya pina-check po namin siya. Tapos dun nga nalaman na meron siyang autism spectrum. Tapos po, nitong nagbinata na po siya, nagkaroon siya ng epilepsy. Tapos ngayon nga yun sa mata niya na ano na raw po, manipis na raw po yung cornea na may tendency na pumutok or mabutas. Dahil sa kanyang sitwasyon, hindi na nakapag-aral si Joven Jay. Pero naipasok naman siya ng kanyang mga magulang sa SPED at sumailalim din siya sa therapy. Nung nag-therapy po siya, nakakapagsalita naman na siya. Tapos alam niya na kung ano oras ng pasok niya. Kaya nga lang po, nagsabay po ang college at saka yung therapy niya. Kaya hindi talaga kaya kasi per hour ang therapy niya. Tapos po, may nakikita naman po siya dati sa mata niya. Tapos itong ano, parang nagagalit na siya at pinapalo niya na yung mata niya, nagwawala na siya. Kinakailangan sumailalim si Joven Jay sa eye evaluation. Ito'y gagawin under anesthesia para matukoy ang pinsala sa kanyang mata, sa kanyang cornea. Ang sabi po ng doktor, aninag na lang daw yung nakikita niya, pero yung liwanag, tinitignan pa rin niya. Meron pa rin pagsunod sa liwanag. Kinukuha niya po yung kamay ko. Tapos tinatapat po niya sa mata niya. Kukunin po niya yung kamay ko. Tapos kahit hindi mo maintindihan yung salita niya, sabi niya, ma, sakit. Ayun po. Sasabi po niya yung mga ganung bagay. Napakasakit para sa isang inang katulad ni Veronica na makita ang kanyang anak na nahihirapan. Sa kalagayan ng pamilya ngayon, halos wala silang may pantustos para masuportahan ang pang-araw-araw na gamot ni Joven Jay. Kasi pag nagwawala siya, kaya po yan, may jacket. Sinusuot ko po yan kasi kinakagat ako, kinakalmot ako. Kaya ko po yun, yung sakit ng katawan, pero po yung sakit po ng loob na kailangan mo painumin yung anak mo, pero wala kang may painum na gamot. Mas mahirap po yun. Yung pampakalma po niya, umaga po, tsaka bago matulog, para po makatulog siya sa gabi. Kasi pag di po siya nakatake noon, alas 2, alas 3 siya matutulog, tapos gigising rin po siya ng alas 6, alas 5. Kaya po lumalim ng lumalim yung mata niya dahil kulang na kulang siya sa tulog. Ito ang panawagan ng isang ina para sa kanyang anak. Nananawagan po ako para sa anak ko na kung maaari pong tulungan niyo po kami sa kalagayan niya ngayon. Kakailanganin po niya ang check-up under anesthesia, tsaka po yung mga maintenance po na gamot niya sa epilepsy po tsaka sa autism. Sana po tulungan niyo po kami. Maraming salamat po. Kinakailangan ni Joven Jay na tuloy-tuloy ang gamutan sa kanya para sa kanyang epilepsy. Doon naman sa kanyang mata, kinakailangan din ma-check up yan at ayan ay gagawin na under anesthesia. Sana ay matulungan natin siya sa kanyang pagpapagamot.
Ang Kapwa Kumalco Foundation ay matatagpuan sa second floor ng Kapuso Building, GMA Network Drive, Diliman, Quezon City. Ang telepono 9827777, local 9950, o direct line number 333-7684. Sa mga nais mag-donate o tumulong sa aming pasyenteng ipinapanawagan, maaari po kayong magdeposito sa mga BDO branches na makikita sa mga SM malls. Ang mga BDO branches sa mga SM malls ay bukas araw-araw kahit Sabado o Linggo. Ang ating pong email address, kapwako@gmanetwork.com. Sa Facebook, www.facebook.com/kapwako. Bisitahin ang aming website, www.kapwako.org, para mapanood ang mga nagdaang episodes. Maaari din kayong mag-donate gamit ang inyong credit card, debit card, at Globe GCash. Kailangan din namin ang mga wheelchairs, oxygen tanks, mga oxygen gauge, crutches, at nebulizers.